Okay po, ang topic po natin ngayon tungkol sa cancer, sa mga pasyenteng may cancer o meron kayong kamag-anak na may cancer, kayo nag-aalaga sa kanila. So, for our purposes, gawin na lang natin stage 3 cancer. Palagay natin may taong may stage 3 cancer, ano gagawin natin? May pag-asa pa ba? Actually, marami talaga nagpapanik eh, basta nalaman may cancer. Ano ba ibig sabihin ng stage 3 cancer? Okay, explain ko lang. Pag sinabing stage 1, di maganda, kailangan gamutan, di ba? Pag stage 4, gamutan pa rin, pero mas serious. Pag sinabing stage 3, ibig sabihin, yung cancer, yung bukol, nandun siya sa lugar, palagay natin, breast cancer, nandun siya sa breast, pero kumalat na konti. Medyo kumalat na, pero hindi pa malayo yung kalat. Kung malayo na yung kalat ng cancer, stage 4 na yon. Ang stage 3 cancer, mas malala siya kumpara sa stage 2. So either kumalat sa kulani, lymph nodes, o malaki yung bukol, kahit di pa kumakalat, o do sa tabi ng tissue, sa tabi, kung sa breast, baka sa skin. Diba? Pag stage 3 cancer, kailangan nyo second opinion. Pupunta kayo sa doktor, kuha kayo pangalawang opinion, sa cancer specialist, sa surgeon, para masigurado yung diagnosis. Kasi kailangan sure tayo. At para pag-aralan, anong gamutan ang pwede sa inyo, may kanya-kanyang gamutan. Okay, itong sinasabi kong stage 3, para to sa mga may, ito common eh, breast cancer, lung cancer sa baga, prostate cancer sa lalaki, colon or colorectal cancer sa lalaki, sa babae, meron ding melanoma sa skin. Basically, ito yung common sa Pilipinas. O pag sinabing stage 3, dapat lalabanan pa. Yes, Dr. Lisa? Yes. At habang iisip kayo anong treatment or nagde-decide, wag naman pong sobrang tagal ng pagde-desisyon. Sana po within 1 to 2 weeks nakapagpagamot na kayo, na decide niyo na po sinong mga doktor ang napili ninyo. Huwag po tayong aabuti ng 3 buwan kasi bawat araw importante para hindi kumalat lalo. Oo. Yes, kaya natin ginawa 'tong video kasi maraming lumalapit sa akin. Oras na masabihan ng may cancer, ang nangyayari parang nagkakaroon ng fear, hindi lang fear, parang may amnesia. Parang nawawala sa sarili, yung pamilya, ay may cancer, parang hindi matanggap. Mangyayari, kakalimutan na lang, hindi papansinin, iisipin wala, denial, maghihintay na 1, 2, 3 buwan. Kakahintay ng 3 buwan, lalo nang kumalat. Yung stage 3 na, stage 4 na, stage 2 na, stage 3 na, hindi na magagamot. Okay? Pag sinabing stage 3 breast cancer, kung sa breast, so nasa suso yung bukol, pwedeng malaki siya o dumikit na siya sa skin, sa balat ng suso, o hanggang sa dibdib. At kumalat na sa lymph node. Yun ang stage 3 breast cancer. Pag stage 3 lung cancer, ganun din. Mula sa baga, pumunta sa kulani, pwedeng dumikit sa organ, pwedeng pwedeng dumikit sa puso, sa trachea o sa esophagus. Okay? Magagamot pa 'to, ha? Lalabanan pa 'to. Stage 3 prostate cancer, actually prostate kaya gamutin, mabagal ang kalat ng prostate cancer. Ang kalat naman mula prostate hanggang seminal vesicle, yung gumagawa ng semilya. Pag colon cancer stage 3, nasa colon, nasa intestine, dumikit doon sa muscle ng bituka at hanggang sa kulani, pwede rin kumalat konti. Pag melanoma, skin cancer, hanggang kulani meron. Okay? Iba po ang stage 3 cancer, tsaka yung grade, meron ding grade eh. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Iba po ang grading, iba ang staging. Pag stage, ibig sabihin, gano'n na kakalat, gano'n na kalala yung kalat ng cancer. So, nandun yung gamutan. Pwede ka i-chemotherapy, malamang surgery, tatanggalin, o baka radiation. Yung tatlo naman yun eh. Chemotherapy, surgery, or radiation. Minsan, isa doon. Isa, dalawa, o tatlo. Pag sinabing grade, yung cancer mismo, may grade siya.
So merong bad or good eh. Okay, pag sinabi low grade yung cancer, mabagal ang kalat. Parang sa thyroid, may low grade. Yung mga papillary, mabagal. Pag sinabing high grade yung cancer, mabilis kumalat. Ito yung tapang ng dumating na bukol. Low grade ba siya? High grade. Ayaw mo high grade. Pero iba yung staging. Okay, may pagkakataon, pwedeng stage 1 lang. Nag-uumpisa lang yung bukol sa breast. Stage 1 lang. Pero high grade siya, matapang na klase. So matapang na klaseng cancer pero stage 1, yun ang maganda matanggal agad. 'Di ba? Meron namang stage 3, stage 4 pero mahina naman yung tumor, low grade, sabihin na napabayaan, hinayaan kumalat ng kumalat ng kumalat. So pareho yan tinitingnan ng doktor. Okay? So kung breast cancer, usually chemotherapy, surgery, may radiation, lung cancer, ganun din yon pati sa iba. Okay? So, ano po yung mahalagang topic natin? Kaya ako to tinatopic na sobrang halaga kasi marami sa kababayan natin, especially kung magulang ang may cancer, madalas naman magulang eh. Lolo, lola, magulang. Yung mga anak magdidesisyon. Nalulungkot lang ako, opo, nalulungkot ako, maraming anak na pag nataranta, hindi napapagamot sa doktor, di ba? Imbis na dalhin si nanay, si tatay sa ospital, kailangan dadalhin nyo sa oncologist, cancer specialist, di ba? Check up, siya magsasabi. Kung sa surgeon, sa breast cancer, sa surgeon, di ba? O pwede sa gastroenterologist kung colon cancer. So, doon tayo muna sa ospital, sa doktor, doon muna tayo. Subukan natin doon kasi mas panalo talaga doon eh. Tsaka na natin isipin na, ah, hindi kakayanin yung chemo, hindi kakayanin surgery. Mahirap naman yung tayo magde-decide sa nanay, tatay natin. Ah, hindi nila kaya. Bigyan ko na lang halaman gamot. Maghahalo na lang ako ng halaman. Kuha ako sa garden. O bibili ako online sa mga fake. Di ba? Maraming fake online. Baka ginagamit pa mukha ko. Wala po kami ina-endorse. Nililinaw ko. Wala kami ina-endorse na produkto. Ang ina-endorse lang namin, tinutulungan namin, isa lang, Birch Tree Advance. Marami talagang fake. Hindi lang naman mukha ko ginagamit. Lahat na ng tao, artista, Vicky Bello, lahat naman ginagamit nila. So, ang kawawa, yung mga cancer, sila mabilis maloko eh. O, bibigyan kayo na halo-halo na herbal. Ito nalang inumin mo. Gagaling ka na, may miracle dito, magmimilagro ka, hindi ka na magkikimo, hindi ka na magre-radiation. Huwag natin gagawin sa magulang natin to, kawawa naman magulang natin. Kasi pinalaki tayo, pinaaral kayo, tapos bandang huli, bibigyan mo na lang halo-halo na alam naman natin hindi tunay. Diba? Diba? Hindi po tunay eh. Oo. I-try muna natin sa normal treatment, si nanay, si tatay, ilaban muna natin. Ngayon, kung mahal, kung walang pera, ibang usapan yun. Maghahanap tayo ng pera. Pero bigyan natin ng chance sa normal na gamutan. Pag yung doktor na mismo, yung specialist na mismo, ang nagsabi, stage 4 na, malabo na, mahirap na. O, di doon na tayo mag-try ng kung anong gusto nyong ihalo. Pwede naman. Pero yung maaga pa, sayang yung buhay ng nanay, tatay natin. Kasi maraming lumalapit sa akin kung ano nila iniinom na may napanood, may halaman na hinahalo, miracle cure. Kung may miracle cure, di billionaire na yun, di ba? Well, mas safe tayo dito. Dito muna tayo bago tayo lilipat sa iba. Yes, Doc Lisa? Yes. Unang rule po, kapag may bukol, o kaya namayat, dalhin po sa doktor. Ngayon, pag sinabihan ho kayo ng doktor ninyo, kailangan ng biopsy. Kailangan po yung biopsy para malaman yung sinabi ni Doc about staging at saka grade. Para po matukoy ano yung eksaktong sakit at ano ang eksaktong gamutan. So, wag ho tayong magtatago para sa biopsy kasi sasabihin ng inyong kapitbahay, wag hong tusukin para hindi kumalat. Mali po yun. Ikatlo, pagdating po sa gamutan, kung sinabi ng surgeon, siyempre po, bukol yon. Ang unang rule, ipatanggal sa katawan ng tao yung bukol na lumalaki. Pangalawa po, minsan kailangan natin ng dalawang doktor. Isang oncologist, isang surgeon, o kaya naman halimbawa sa prostate, isang urologist, isang oncologist. Pag breast cancer, example lang po,
isang surgeon, isang oncologist, sila po ang magtutulong kung ano yung treatment o tamang gamutan. Ngayon, huwag ho tayong sasabihin, ay maggulay at prutas. Yung pong gulay at prutas, kakainin nyo po. Pero hindi po yun ang main gamutan. Yes, oo. So, yun lang pakiusap ko sa mga anak. I think marami manonood sa atin. Daan-daan, may kamag-anak kayo may cancer, kayo namamahala. Siyempre, si tatay, nanay, baka may Alzheimer's na, may pagkaulianin na, susundin nila kung anong gusto ng anak. Bigyan natin ng chance yung magulang natin lumaban. Kasi like itong mga prostate cancer, kwento mo, meron nga dyan, stage 3, stage 4, gumaling eh, okay na eh. Yes, sa oncologist lang eh. There's always hope. Example, itong patient namin, kaibigan po namin siya. Prostate cancer, isa po ito sa mabuting cancer. Yun pong kanyang urologist, siya yung nagbibigay ng tableta na iniinom niya. Tapos may partner na oncologist. So may kalat na konti sa bone. Alam niyo po, dahil dun sa kanyang chemotherapy, nawala po yung kalat sa bone. Example na lang po, my aunt, meron siyang breast cancer. Hanggang ngayon po, 80 plus na siya. Buhay pa ho siya. So marami pong hope at mga magagandang kwento na nasusurpass ang cancer. Basta may bukol na cancer, salbahe nga kasi yun eh. Pag na-biopsy, malalaman mo ano ugali nun eh. Depende ano pangalan niya, kung high grade o low grade. Tapos pag tinanggal, pag sa breast, pag tinanggal, eh wala, at least natanggal mo na siya. Diba? Pag natanggal na siya, nag-chemo na, okay na, maghintay ka ng 5 years para ma-clear ka, doon natin susundan kung ano man gusto nyong halamang gamot, inumin nyo na lahat, walang problema. Pero at least tanggalin mo na yung bukol. Kasi nagmamadali tayo. Kasi yung bukol na yan, let's say sa breast, yung bukol na yan, oras na nandyan yan, kakalat yan. Pag lumampas siya sa lymph node, mahirap na. Baka pumunta sa buto, pumunta sa baga, pumunta sa utak. Pag kumalat na yan, hindi mo na mahahabol. Habang yung maliit na salbahe nandito pa lang, kung nasaan man party, tanggal agad. Kasi pag kumalat na siya sa utak, paano mo tatanggalin utak mo? Hindi na pwede. Pag pumunta sa buto, paano mo tatanggalin yung buto? Walang buto yung tao, di ba? So, madalian. Lalo na mga cervical cancer, ang bilis din kumalat. Di ba? Yung skin cancer, mabilis kumalat. So, yung mga tinuturo kong gulay, prutas, maganda yan para makaiwas sa cancer. Pero pag andyan na, hindi nakakayanin ng mga apple, carrot, or juice, ni na po eh. Kasi meron na eh. Ang pamatay dyan, tanggalin, ilaban natin sa chemotherapy, at kung ano. Pero syempre, titingnan din natin kung kinakaya. Depende naman eh. Ang pinag-usapan natin, stage 3, malalabanan pa eh. Meron ding mga stage 4 na may laban pa eh. May stage 4 na kaya pa eh. Oh, pero merong stage 4 na talagang malalang malala. Eh, yung mga ganon, di, baka hindi na. Diba? Depende. Depende. So, ano pa mga tips para ilalaban? Number one, edad. Pag wala pang 80 years old, diba? Siyempre, laban natin 70, 60, kawawa naman. Isa pang malakas, may support group. Kailangan may support group yung siyempre, very stressed yung pamilya, yung pasyente. Isa pang pampalaban din natin yung will to live. Pag yung pasyente gusto pa mabuhay, siyempre, maghahanap siya ng doktor, titiisin niya yung chemotherapy, titiisin niya side effect, kahit makakalbo, lalabanan niya, yun ang pinakamaganda. Tapos dadagdagan mo ng dasal, pwede yun, di ba? So lahat yan magkasama, may dasal, may doktor, may support group, halo-halo. Pero wag niyo kakaligtaan yung doktor. Kung mahal man siya, hanap tayo ng mura. Kung walang mura, di hanap pa rin tayo, hingi tayo sa mga politiko, hingi tayo sa kakilala. At least nabigyan natin ng laban yung magulang natin o sino man yung mahal natin sa buhay. Huwag natin susukuan yung mahal natin sa buhay kasi sayang eh. Diba? Meron talaga, kasi itong mga chemo, surgery, radiation, talagang panalo siya eh. Pag pinag-aralan, panalo ka kasi mapapatay mo siya talaga. Magagalaw mo siya talaga eh. Yung mga ibang inom-inom lang, eh ano lang yun, parang wala lang siguro maibigay. Para lang meron lang iniisip na ginagawa. Pero pwede nyo gawin naman, wala naman masama. Pero ang point ko lang, sayang eh. Kasi marami ako nakikita, pag ginive up natin, tsaka isa pa pala, pagpapacheck kayo sa doktor.
Doktor, ako internist, cardiologist, dapat may diploma. Hanapin nyo may diploma, pumasa sa PRC. Kasi kung sasabihin, quote-unquote, doktor ko no, hindi naman tunay na doktor, ay mabilis lang magpanggap ng doktor, lagay mo lang sa Facebook, may doktor eh. Diba? So doon kay sa tunay, sa mga malalaking hospital, kailangan may credential bago sila makapasok doon sa hospital eh. Pag sa clinic, kahit sino pwede gumawa ng clinic eh. Diba? Yun lang po, para sa akin, sayang kasi marami ako nakikita na hindi na aalagaan ng maganda. Hindi nabibigyan ng chance yung mga senior citizen na may cancer na kaya pa mabuhay na mahaba. Sayang po. Talk, Lisa. Every day is important sa cancer. Huwag po nating papatagalin. Okay. Salamat po. Ingat po. God bless po.